Ezekiel. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga namamahala sa Israel. Ika-14 na kabanata. Minsan, lumapit sa akin ang mga tagapamahala ng Israel at umupo sa harap ko para sumangguni sa Panginoon. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Anak ng tao, ang mga taong iyan ay nagmamahal sa mga Diyos-Diyosan na siyang nagtulak sa kanila sa pagkakasala. Kaya hindi ako makakapayag na humingi sila ng payo sa akin. Sabihin mo sa kanila na ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, ang sinumang Israelitang nagmamahal sa mga Diyos-Diyosan na siyang nagtulak sa kanya sa pagkakasala at pagkatapos ay humihingi ng payo sa isang propeta ay tuwiran kong sasagutin sa pamamagitan ng parusang nararapat at ayon sa dami ng kaniyang mga Diyos-Diyosan. Gagawin ko ito para magsibalik sa akin ang lahat ng Israelitang lumayo sa akin dahil sa mga Diyos-Diyosan nila. Kaya sabihin mo ngayon sa mga Israelitang, ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi, magsisi kayo at itakwil na ang mga Diyos-Diyosan ninyo at talikuran ang lahat ng kasuklam-suklam ninyong mga gawa. Ang sinumang Israelita o hindi Israelitang nakatira sa Israel na lumayo sa akin at nagmamahal sa mga Diyos-Diyosan na siyang nagtulak sa kanya sa pagkakasala at pagkatapos ay humingi ng payo sa akin sa pamamagitan ng paglapit sa mga propeta. Ako ang Panginoon ang tuwirang sasagot mismo sa kanya sa pamamagitan ng parusa. Kakalabanin ko siya at gagawing babala sa mga tao at siya'y pag-uusapan nila. Ihihiwalay ko siya sa mga mamamayan ko at malalaman ninyo na ako ang Panginoon. Kung ang isang propeta ay iniligaw sa pagpapahayag ng mali, ito'y dahil sa ako ang Panginoon ay nag-udyok sa kanya para magpahayag ng mali. Parurusahan ko siya at ihihiwalay sa mga mamamayan kong Israel. Ang propetang iyon at ang mga taong humingi ng payo sa kanya ay parehong parurusahan. Gagawin ko ito para ang mga Israelita ay hindi na lumayo sa akin at nang hindi na nila dungisan ang sarili nila sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Kung magkagayon, magiging mga mamamayan ko sila at ako'y magiging Diyos nila. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Sinabi sa akin ng Panginoon, anak ng tao, kung ang isang bansa ay magkasala sa pamamagitan ng pagtatakwil sa akin, parurusahan ko sila at aalisin ko ang pinagmumulan ng kanilang pagkain. Magpapadala ako ng taggutom para mamatay sila, pati na ang kanilang mga hayop. Kahit kasama pa nila sina Noe, Daniel at Job, silang tatlo lang ang maliligtas dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Sakaling magpadala ako ng mababangis na hayop sa bansang iyon para patayin ang mga mamamayan, magiging mapanglaw ito at walang dadaan doon dahil sa takot sa mababangis na hayop kahit nakasama pa nila ang tatlong taong binanggit ko. Ako ang Panginoong Diyos na buhay ay sumusumpang hindi makapagliligtas ang tatlong iyon kahit ng mga anak nila. Sila lang ang maliligtas at ang bansang iyon ay magiging mapanglaw. O kung padalhan ko man ang digmaan ng bansang iyon para patayin ang mga mamamayan at ang mga hayop nila, kahit nakasama pa nila ulit ang tatlong taong binanggit ko. Ako ang Panginoong Diyos na buhay ay sumusumpang hindi pa rin nila maililigtas kahit ang mga anak nila, maliban lang sa kanilang sarili. O kung dahil sa galit ko sa kanila, padalhan ko ng sakit ang bansang iyon para patayin ang mga mamamayan at ang mga hayop nila, kahit nakasama pa nga nila sina Noe, Daniel at Job. Ako ang Panginoong Diyos na buhay ay sumusumpang hindi nila maililigtas kahit ang kanilang mga anak, kundi ang mga sarili lang nila dahil sa matuwid nilang pamumuhay. Ako ang Panginoong Diyos ay nagsasabi na magiging kahabag-habag ang Jerusalem kapag ipinadala ko na sa kanila ang apat na mabibigat na parusa, ang digmaan, taggutom, mababangis na hayop at mga karamdaman na papatay sa mga mamamayan nila at mga hayop. Pero may makakaligtas sa kanila na dadalhin dito sa Babylonia para isama sa inyo bilang mga bihag.
makikita ninyo ang masasamang ugali nila at gawa, at mawawala ang sama ng loob ninyo sa akin sa pagpaparusa ko sa Jerusalem. Oo, mawawala ang sama ng loob ninyo kapag nakita ninyo ang pag-uugali nila at mga gawa, at maiintindihan ninyo na tama ang ginawa ko sa mga taga-Jerusalem. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito.